Naniniwala si Nanay Epeng na pinapatay daw ng mga gulay mula sa China ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Dapat daw itangkilikin ang sariling produkto ng mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang sektor at makatulong sa mga ito. Basta kailangan dito sa produkto ng Pilipinas para maiangat natin ang kabuhayan. Huwag na ayoko. Kung ako ayoko kasi hindi naman ako nagtitinda ng gulay eh. Kung para sa akin ayoko, paano yung ibang katulad kong mahihirap na nagtatanim? Di wala alam pag-aasa. Ano, diba? Yun lang ang masasabi ko. Para naman sa ilan pang maumayan, malaking epekto daw sa mga magsasaka ang pag-angkat ng gobyerno ng mga gulay mula sa China. Yes. Bakit po? Marami naman tayo ano rito, mga lupang mapagpuuna ng gulay. Hindi na dapat yun. Dapat ang palakasin nito sarili natin bayan. Baka posible. Bakit po? Ay, siyempre, dapat ay dito tayo kukuha ng sa sariling atin eh. Nagpasaklolo naman kay Vice Presidential Aspirant Francis Pangilinan ang mga magsasaka sa Benguet dahil pinapatay ng mga gulay mula sa China ang kanilang kabuhayan. Sa pakikipagdialogo ni Pangilinan sa mga magsasaka sa bayan ng Atok, ipinalam sa kanya ng mga magsasaka na lubha na silang apektado ng pag-aangkat ng gobyerno ng mga gulay. Anya, karaniwang hinaing na kanyang narinig ay mas pinagmamalasakita ng gobyerno ang mga produkto mula sa China. Ayon pa kay Pangilinan, hindi patas ang kompetisyon dahil mas mura pa ang smuggled na mga gulay mula sa China at binabaliwala lang ng gobyerno ang mga lokal na magsasaka. Una niya, nakasanayan na ng Department of Agriculture na mag-angkat sa tuwing may issue sa supply ng mga pagkain sa bansa. Ako si Ferdinand Ramilo, Titong Bandilyo natin, hatid naming taga rito sa atin.